Bakit ba napakasama ng ugali mo? Hindi ka man lang ba nag-aalala ng kahit na konti lang sa anak mo si Jacob? Hindi siya bata. Ano ka ba? Wala ka bang balak na hanapin siya bago pa siya magmakaawa sa'yo? Ba't ko naman gagawin yun kung siya naman yung nakagawa ng pagkakamali, di ba? Tsaka hindi siya babalik dito. Sigurado ako doon. Si Allison din, isa pang pahirap. Kahit pa naiinis ako, sinama ko siya para bumili ng wedding dress niya. Pero ayun, iniwan niya lang ako doon sa store. Ba't naman niya yung ginawa? Ay naku, ayaw magpakasal ng anak mong yun. Ano, yan na naman pang problema? Nandito na po ako. Halika, mag-usap tayo. Talaga bang umalis ka sa Tresha? Ba't iniwan mo lang doon ang mami mo? Dinala niya kasi ako doon ang hindi ko alam. Ang tagal na alam mong ikakasal ka na. May date na nga tayo para doon, di ba? Hindi naman tamang mag-inarte ka pa. Dad naman, hindi pa rin ako handa kayo para... Tama ng kalokohan niya. Kahit ano pa yan, ayoko marinig yan. Ikakasal ka na sa ayaw mo't sa gusto. That's an order. Ay, nako. Ay, nako, sumasakit ang ulo ko. May balita ka ba kay Jacob? Ayos lang naman siya. Nakita mo ba siya? Meron na siyang trabaho. Anong trabaho? Nagde-deliver ng fried chicken. Oh, pero sobrang ginaw sa labas. Saan mo kayang magpatuloy na kasama siya? Ha? May nagpuntang naghahanap sa inyo? Oo. Naaalala mo ba yung bahay na pinili ko sa pangalan ko? Opo. Doon siya pumunta. Doon ako hinanap ng babaeng yon. Tapos ano? Hindi binigay sa kanya ng nangungupahan yung contact number ko. Pero masama ang kutob ko. Paano niya kaya ako nahanap? Kung iisipin, hindi naman ganun kahirap gawin yun ngayon. Bakit naman ako ang hahanapin niya at hindi ikaw o si Allison? Na hindi naman niya nalaman na nagpalit kami ng apelyido. Hindi ko alam kung anong kailangan sa akin ng babaeng yon. Baka gusto niya makita si Allison at hindi kung sino man sa ating dalawa. Hindi pwede! Hindi pwedeng magkita sila ni Allison! Hindi yan pwede mangyari!